ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inako niya't hinirang kawang iningatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayong Sabado ng umaga, tayo po ay nagpupuri, nagpapasalamat at dinadakila po natin ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Totoong napakabait, napakabuti po ng Panginoon sa ating buhay. Ang Eucharistia po ay pagunita kay Santa Frances de Chantal, namamanata sa Diyos, pero bago siya naging reliyosa, naging byuda siya, at siya ay nagtatag pundadora ng isang kongregasyon, mga madreng bisitasyon, visitation sisters, na umaalaga, nag-aalaga sa mga may sakit at mga naabandona. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalo mong matularan namin ang pagkauliran ni Santa Francesca de Chantal na nagpunyaging makatulad sa dukha at mapagkumbabang Mesiyas, upang sa pagtahak naming matapat sa iyong pagtawag, marating namin ang hantungang inaalok ng iyong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sinabi ni Moises sa mga tao, "Dinggin ninyo mga Israelita, ang Panginoon lamang ang Diyos. Ibigin niyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon.
ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng iyong pinto at mga tarangkahan. Kayo'y malapit ng dalhi ng Panginoon sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno, sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi ninyo itinayo. Titira kayo sa mga tahanang husto sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubusan at sa mga olibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo naroon na at nananagana sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalimutan ang Panginoon na nag-alis sa inyo sa bansang Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, paglingkuran niyo siya at mamuhay kayo ng tapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon batong hindi matitibag, matibay kumuog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siya nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginoon buhay, siya'y tagapagligtas, matibay kumuog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, lumapit ang isang lalaki. Lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubhang nahihirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko siya sa iyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata.
pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at dumabas ito at ang batay gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong nang walang ibang nakaririnig, bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang Sabado sa ating lahat. At ngayon ako'y pa rin ay namamangha sapagkat galing po ako sa 10 buwang misyon sa Yukon, Canada. At nakakailang araw na ako dito. 10 araw dito sa Quiapo at ako'y namamangha, nagpapasalamat ang aking kaluluway lumalapit sa ating Poong Hesus Nazareno sapagkat dinadala ko ang petisyon ng ating mga kapwa Pilipino sa ibang mga lugar at ngayon ay nagpapahinga sa piling sa puso ng Poong Senyor. Ang ating mapagbasa po, ukol po sa pag-ibig, pagmamahal, at pananampalataya, pananalig. Ating unang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomo, paalala ng pinuno, ang leader na si Moises, mahalin, ibigin, sintahin, irugin, ang Diyos, ang isang Diyos ng buo mong puso, buo mong kaluluwa, at buo mong lakas. Ipamalita, isabuhay, ikalat itong pinaka-fundamental na utos, mahalin, ibigin, sintahin, irugin ang Diyos, puso. Ang puso ng Diyos para sa atin, suklian natin ng isang pusong tumatanaw ng utang na loob at pinapalitan ng pag-ibig ang kanyang pag-ibig sa atin. Pusong wagas, pusong sinsero, pusong punong-puno ng karidad, generosidad, pagtutulong sa kapwa. Ang buo nating pagkatao, buo nating kaluluwa, ang interioridad natin, kung sino tayo nakatuon sa Diyos at ang buo nating puwersa, lakas, kung ano ang nagpapatibay sa atin para sa Kanya. Huwag po natin kalimutan ito. Mabuhay tayo ayon sa agos, sa daloy, sa saliw. Maging maligaya tayo sa ritmo ng Panginoon. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Mateo, pinagalitan ni Jesus ang kanyang mga alagad na hindi mapagaling, hindi mapalayas ang demonyo sa isang kaso ng merong posisyon ng demonyo. Bakit hindi po namin mapaalis ang demonyo? Sapagkat kulang, tapos, maliit ang inyong pananampalataya, napakahina ninyo. Kung ang inyong pananampalataya, pananalig ay, alin nyo ba yung mustasa, napakaliit. Napakaliit na butil, parang tundok lamang itong binhi na ito ng mustasa. Kung ganun kalaki lamang, maaari nyong magpagalaw ng mga bundok at gagalaw. Mapupunta ang bundok nito. Sabihin nyo lang, faith that moves mountains, ika nga sa Ingles. Ang pananampalatayang magpapagalaw sa mga bundok, kakaiba. Kaya lang po ay napakahina natin
matamlay, matabang, nagkwe-question, nagdududa, marami mga pag-aalinlangan, hindi matibay, hindi solido. Ito po ay pag-ibig sa Kanya ng wagas. Sino ba dito nagmamahal ng tunay na tunay? At ang pananampalatayang matatag, matibay, kasing lakas ng bato. Ang ating santa po, si Santa Frances o Santa Francesca de Chantal. Yung kanyang mga gawain ng generosidad, ng karidad, pagtulong sa kapwa, pag-abuloy, ang kanyang puso ay para sa mga naiiwanan sa lipunan, sa sosyedad. Yung mga nakaligtaan, mga nakalimutan. Ito po, kaya nagtatag siya ng isang kongregasyon ng mga madre upang matulungan ang mga dukha. Paalala lang po, sa tulong ni Maria, Nuestra Señora de la Buena Hora ni San Jose at ni Santa Francesca de Chantal, ibigin natin ang lubusan ng Diyos at maging malalim, matayog, matibay ang ating pananampalataya sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pananalangin, lumapit tayo sa Diyos Ama na nagbibigay sa atin ang kapangyarihan sa lahat ng sanlilikha. Tugon po natin, walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Ang simbahan at ang kanyang sambayanan naway mapatatag sa pananampalataya at gawing sandiga ng Panginoon sa kanilang mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Ang mga puso ng mga lider ng mga bansa naway wag maging bato at wag maimpluwensyahan ng kasamaan ng pagkakamasarili. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Ang mga taong naging manhid na sa pagkakasala naway magbalik loob sa Diyos. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Ang mga taong may dinadalang mabigat na pasanin sa buhay dahil sa kanilang karamdaman, naway maunawaan ang kahulugan ng kanilang mga pagsubok. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Ang mga tapat na yumao, naway ligtas na maihatid sa tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Makapangyarihang Ama, inilalagay namin sa iyong paanan ang aming mga pangangailangan at nananalangin kaming na may pananalig sa iyong tulong at awa sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga na ang aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kadugnan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, minarapat mong si Santa Francesca de Chantal ay maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Ipagkalo mo kami ring pinagkalooban mo ng pagbabago ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ibamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa sa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ang tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniwat niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kat iniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, lalong-lalo na ang maraming mga namatay noong nakaraang pandemya. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Senora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, Santa Francesca de Chantal, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa-isa sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sa inyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang aking muon.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, HDN at Marian Group at mandated organizations ng ating simbahan sa darating na Agosto 15, taong kasalukuyan, araw ng Martes. Dakilang kapistahan sa pag-akyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria at kaalinsabay nito ang kapistahan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ang maringal na misa ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali at alas 5 ng hapon na susundan ng prosesyon. Makiisa po tayo. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinalalakas ng banal na pakikinabang ay matutunawa kay Santa Francesca de Chantal para hanapin ikaw lamang at takuhin ang bagong pagkatao sa aming pamumuhay sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kukunin ko po itong pagkakataon sapagkat isang buwan lamang ang aking bakasyon. Pagkatapos ito ay babalik ako sa misyon na napakalayo at napakalamig, lalo-lalo na sa mga panahon ng Pasko. Kaya, paintulutan niyo mo kong batiin ang komunidad. Kasi may mga nakakalimutan ako eh. Basta may pinabagit ako para sana mas kumpleto ngayon. Wala ako ganong nakalimutan. Kaya mula sa White Horse, Yukon, Our Lady of Victory na parokya at ang Sacred Heart Cathedral sa White Horse, mga Pilipino doon. Gayon din ang mga Pilipino sa Teslin, Carmax, Ross River, Faro, at syempre, kung saan ako nakadestino, St. Mary's Catholic Church sa Dawson. Dawson! Pasensya na eh. Kailangan English eh. Kung sa Pilipino kasi, matigas ang ating diksyon eh. Doon eh, lalagyan mo ng konting arte. So, lalong-lalo sa may Pilipino, doon ako po ako nakadestino. Kaya nga na sinabi ko, tuwing winter, minus 50 degrees centigrade. Napakalamig. So, binabati ko po sila at ang mga intensyon nila, petisyon, kahilingan, lalong-lalo sa kanilang pamilya, ay dinadala ko po sa paanan ng ating pinakamamahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako na noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pagkalisang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa
kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.